Naubos ka. Literal na naubos si Sol Aragones. Kinaya ko kasi kailangan. Pero naubos din ako. Hinanapan mo pa sila ng work. Hindi ko kayang basta bitawan lang sila. Kung babasahin ko yung luha mo, parang ayaw mo pang umalis sa pagiging congresswoman. Tama ba ako? First time, aaminin ko na. Dahil tinago ko to, ako lang nakakaalam. Hello! Ito ang Sol Aragones Channel. Nanibago ba kayo? Ako medyo nanibago rin. Ha? Kasi 13 years ko dati ginagawa ang pagbabalita, tapos 9 years naging congressman. Pero ngayon, bukod sa mahaba ng hair ko, dati maikli, nagbabalik ako sa luma kong ginagawa. Ha? Ngayon ay samahan niyo ako makipagkwentuhan, makipagchikahan, alamin ang sari-saring kwento ng iba't ibang klase ng tao. O sige ngayon ha, iturin niyo na akong kamarites. Ha? Chika to the max ang level natin ngayon. At syempre, ituring nyo na rin akong ka-soulmate, ha? Yan ang bagong mundo ngayon ni Sol Aragones. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Sol Aragones Channel. Yan. Ako, sanay na sanay ka na, Sol. Ay, Diyos ko. Turuan mo pa ako. Ay, nakakaloka, diba? Biro mo 13 years na absent ka sa pagbabalita. Ngayon nagbabalik ka, somehow, ano, naninibago ka ba? Oo eh, parang nanganganay pa ako. Ano, nakakaloka, hindi mo wala ko inintro, di ba? Oh my God, kinanaka kasi nila. Intro muna ako maganda, tapos ako kakausap sa'yo. Intro ba kita? Carry mo na yan. Ako nga po pala si Mama Ogs, or Papa O, si Ogie Diaz po. Siyempre, nandito ako ngayon, guest ako ni ang inyong soulmate, at ngayon naman babalik na rin natin akong kakausap sa kanya. Syempre na miss niyo siya, ako ni Diyos ko, sawang-sawa na kaysa pagmumukha ko, di ba? Oh, siya naman ngayon, since na miss niyo siya at na miss ko rin siya at na miss natin siyang lahat, tatanong ko lang sa kanya, naninibago ka, no? Naninibago ako, pero excited ako. Excited. Alam mo yung ano, may feeling pa akong, tama ba to? Para mauutal pa ako ng konti, parang ganyan. Pero nakakatuwa ding balikan yung mga dati mong ginagawa, tapos parang gusto mong matuto ulit. Oh, so yung sasabihin naman ng ibang tao, so kung nanalo ka palang governor ng Laguna, di hindi mo tumaalala itong dati mong trabaho. Well, kailangan ko magpakatotoo, OG. Saan naman ako lalagay? Hindi ako nanalo. Alangan naman magmukmuk ako. So, nandito ako, nagbabalik. Gusto ko maghanap buhay. Gusto ko magtrabaho. At gusto kong balikan yung mundong gustong-gusto ko rin gawin. Oh. At in fairness naman sa iyong dating trabaho, yun din naman ang nagpakilala sa'yo, di ba? Mm-hmm. Kaya yun din ang naging stepping stone mo para tumakbo kang congresswoman. Tama. Napakalaking bagay talaga niya, mm-hmm. No? Sa awareness, ang pagkakaroon ko ng mga show sa ABS-CBN, talagang napakalaking tulong sa akin kung anumang narating ko pagdating sa politika. Oo, at naalala mo yung ABS-CBN. Naalala ko, iyak ka ng iyak noon nung hindi nabigyan ng prangkis ang ABS-CBN. Sobra. Tapos parang 2 linggo yata akong nagiiyak noon, talagang malungkot. Siyempre napakasakit sa akin noon kasi doon ako nagsimula. Marami akong natutunan, doon ko nabuhay yung pamilya ko, doon kahit papaano nakapagpatayo ng bahay sa nanay at tatay ko. At kung anumang maliit na pangalan meron ako ay dahil sa ABS-CBN yon. Kaya hindi ko makakalimutan ang ABS-CBN habang buhay. Pero yung pag-iyak mo na yon ay naging ano naman, kumbaga naging hudyat yon para sa ibang tao, para ikaw ay hangaan nila na kahit 11 lang kayong bumoto sa na magkaroon ng prangkisang ABS-CBN, eh sinaluduhan naman kayo ng marami. Oo, at maraming salamat ha. Hindi ko talaga makalimutan yung mga bumoto para sa prangkisa, at lalong hindi ko makalimutan yung mga nagno na hindi nila alam kung paano sila nagno. Anyway, ano ba yan? So, pumipersonal ako. Pero, Sol, so, ikaw ba, babalik ka pa ba sa public service? Babalik. After 3 years?
sa ngayon ang pakiramdam ko, babalik ako. Oji, mahirap kalimutan yung 9 years eh. Mm-hmm. Grabe yung yaman ng karanasan ng kwento na nakuha ko doon. Mm-hmm. Ngayon pa lang, oh, pag binabalikan ko, naalala ko yung 9 years na matatapos na pala. Meron na lang akong isang buwan doon sa 9 years na pagiging congressman. Emotional ako kapag naiisip kong kailangan na magtapos. Mm-hmm. Nalulungkot ako pag naalala ko yung mga taong tinutulungan ko. Mm-hmm. Nalulungkot ako pag naalala ko na hindi ko na magagawa yung mga dati ko ulit na nagagawa sa loob ng 3 taon. Mamimiss ko yung mga tao, mamimiss ko yung pagtulong, napakadami kong mamimiss. Kaya sabi ko, babalik ako, pero kung saan at kailan ay hindi ko pa alam. So after 3 years, asan si Sol Aragones? After 3 years, paplanuhin ko na ulit o baka na plano ko na kung saang posisyon ako tatakbo ulit. Ano ang napatunayan mo sa politika na ito yung buhay sa politika at ito naman ngayon sa dati kong trabaho? So ano mas delikado at ano yung mas maraming mata na nakatingin sa'yo? Itong politika ba, parang kahit ba naka 9 years ka, eh marami pa rin tumulig sa sa'yo, marami pa rin kumwestiyon sa kakayahan mo? Madami. Sa politika, konting kibot mo, lahat sisilipin, lahat gagawin ng kwento. Ang pinakamahirap doon, ako dati akong newscaster, dati akong reporter, naging biktima pa ako ng fake news. Aga, sumabog yung balita na patay na daw ako. Oh no! Patay na daw ako at ako daw ay tinurukan sa isang ospital na hindi kinaya ng katawan ko at iaanunsyo daw yung burol. Napansin ko, naranasan ko, matatag ang loob mo. Hindi ka pwedeng malambot ang damdamin dahil matindi talaga ang mga pambabatikos na sasapitin mo. Maraming hamon sa buhay ng isang politiko. Kailangan mo talaga maging matatag. Okay. At sa pagbalik mo sa dati mong trabaho, meron bang somehow nahihiya ako kasi parang back to step one ulit ako? Hindi ako nahihiya dahil nung naging reporter ako, sinikap kong gawin yung best ko nung reporter ako. Nung naging congressman ako, sinikap ko din gawin lahat ng pwede kong gawin dun sa role na binigay sa akin. Mm-hmm. Kahit nang tumakbo kong governor at natalo ako, syempre masakit. Hanggang ngayon, masakit pa din. Pero, ang naiisip ko na lang palagi, ginawa ko naman yung best ko eh. Ginawa ko yung best ko, kaya hindi ako nahihiya na natalo ako. Dahil maraming taong lumaban para sa akin, lumaban din ako ng todo. Alam mo, dito sa laban ko ng pagiging governor, OG, dito ko naranasan yung pinakasobrang hirap ng katawan, hirap ng budget, hirap ng... Yung may mga araw na uuwi ako na parang mamamatay na ako sa pagod, na nagngangampanya ako, ubo ko ng ubo. Pag uwi ko ng bahay, umuubo ko, nagsusuka, tapos haharapin mo ang panibagong araw. So, yun yung kwento ng hirap. Naubos ka. Literal na naubos si Sol Aragones. Physically, mentally, emotionally, naubos ka ba nun? Dahil ang laki ng laguna. OG, sa 6 na buwan na nangampa niya ako, alam kong mahirap yung pinasok ko. Mula simula. Pero kinaya ko kasi kailangan. Pero naubos din ako. Sabi ng isip ko, mangampa niya ka pa, kaya mo pa, Sol. Pero yung katawan ko sumusuko na. Pag wala na akong pera kinabukasan sa kampanya, sabi ko, lumaban ka, Sol. Marami ka pang mahihingan. Habang nangangampanya ako, nagpo-motorcade, nagte-text ako, nagpa-fundraising ako sa sarili ko. Hirap na hirap ang kalooban ko noon, pero kailangan ko maging malakas kasi lumaban ako eh, hanggang dulo. Naubos yung emosyon ko kapag nakikita ko yung mga tao na kahit pagkain lang ang ibibigay namin, kahit kulang, inihit lumaban para sa akin. At hanggang ngayon, Ojib, naubos pa rin ako. Bakit? Kasi pag tumatawag yung maraming tao na
Maraming matatanda akong supporter na hindi para makarecover sa pagkatalo ko. Hindi daw makabangon, hindi makakain. Kaya kahit ubos pa rin yung pakiramdam ko. Tinatawagan ko, sinasabi ko sa kanila na ako po, tanggap ko na, natalo po ako. Talagang hindi po ito ang para sa akin. Bumangon na po kayo, kumain na po kayo. Ayoko po magkasakit kayo. Huwag po kayo mag-alala. Nandito lang ho si Sol. Nandito pa rin yung minahal niyong Sol. Naubos ako kasi ang dami taong nasaktan. Hindi lang pala ako at ang pamilya ko at madami kasi marami taong lumaban. Nauubos ako pag nakikita yung comments sa Facebook kung sinasabi nila, hihintay namin yung pagbabalik mo. Sana balikan mo kami, Sol. Huwag mo kami isuko. So pag may mga moment na naisip ko na baka hanggang dito na lang kasi ginawa ko naman lahat, nagbabaga yung isip ko eh. Naisip ko naghihintay sila. Kaya pinagdadasal ko na kung kailangan kong bumalik, mararamdaman ko yun. Para nun sa mga tao naghihintay. Gabi-gabi ka ba umiiyak? Dahil hanggang ngayon hindi pa ubos ang luha ni Sol na hindi siya pinalad. May tatlong gabing sunod-sunod ako umiiyak. Nung nalaman ko nung gabi na na-realize ko, Oji, kahit pala gaano mo ko hinihanda ang sarili mo sa pagkatalo, iba pa rin pala yung araw na yun ang katotohanan na talo ka na. Nung nalaman kong talo na ako, sabi ko, Lord, ito ho yung sagot niyo sa akin na sinabi ko na isinurrender ko na po sa inyo kung para sa akin ito, para sa akin. Kung hindi, matatanggap ko po. Nung nakita kong talo na ako, ang unang umiyak yung anak ko. Bumasok ako dun sa kwarto, tapos sabi ng anak ko, bakit ka natalo? Di ba ginawa mo naman lahat? Sabi ko sa kanya, hindi pa para sa akin, anak. Hindi pa para sa akin. Huwag kang mag-alala. Malakas si Mami. Kaya ko to. Tapos yung pamilya ko umiiyak. Tapos yung mga staff ko nawawala ng trabaho, umiiyak. Yung pinakamasakit sa akin, yung mga staff ko na hindi ko alam kung saan ko muna ilalagay ngayon dahil may mga anak na nag-aaral, dahil may mga may sakit na kamag-anak. So yun ang halo-halo pumapasok sa isip ko. Tapos nagdasal ako ng gabi. Kinabukasan ang bait na Diyos. Pagtingin ko sa phone ko, ang dami-daming offer. Sol, gusto mo ba dito ka? Sol, gusto mo ba itong posisyon na to? Sol, sabi ko, ang bait naman ng Diyos. Siguro sabi niya, Sol, sabi ko sa iyo eh. Hindi pa itong panahon mo. May iba muna akong ibibigay sa iyo. Doon na nagsimulang lumuwag yung damdamin ko. Pero tao lang ako, Oji eh. May mga moment na bigla ako lang ulit naiisip na tapos na pala. Tapos na pala yung laban ko. Pero ang bawat araw ay isang pagsisikap na ng pagtanggap sa pagkabigo. Bumangon mula dito at magsimula ng panibagong buhay. Ano lang na pag nalalaman mo, nakikita mo, o nararamdaman mo, bumabalik ang saya, ang sigla ni Sol para mapagtakpan itong lungkot. Kapag nung naayos ko na kung saan ko ilalagay yung mga staff ko, marami na akong natawagan at marami na akong trabaho na napagtanungan kung saan ko sila pwede ilagay, doon na umayos yung pakiramdam ko. Sabi ko nga, Oji, kaya ko naman na isalba ang sarili ko dito at ang pamilya ko. Pero paano yung mga taong umaasa para sa akin? Umaasa sa akin ng buhay nila. Nung naiayos ko na sila, kahit pa paano, gumaana yung pakiramdam ko. Ah, okay. So talaga yung sila inintindi mo. Yung kumbaga parang hindi mo na-realize na alam niya naman yung kasasapitan natin kung sakaling manalo, di ba? At matalo. So dapat tanggap nila yon. Pero ikaw, ginawa mo, hinanapan mo pa sila ng work. Hindi ko kaya, OG, yun eh. Yun yung bumabagabag sa damdamin ko na hindi ko kayang basta bitawan lang sila. Gusto ko may pupuntahan sila, matutuloy pa rin nila yung pangarap sa pamilya nila, sa mga anak. At pag okay na yon, okay na ako, diretso na ako sa panibagong hamon ng buhay ko. So, ngayon nandito ka na sa YouTube world. Ano lang ang iyong pangamba? May pangamba ka ba?
May pangamba ako kasi parang feeling ko, hindi na naman ako ganun kabata. Parang ganun, no? Mm-hmm. Tapos parang, syempre, yung newscast na nakasanayan ko, medyo formal and everything. Pero ngayon, mas bata na. Mm-hmm. Pero nagpapasalamat ako sa'yo. Kasi nung 2 days after ko matalo, naisip kita. Totoo, G. Sabi ko, dahil nung nag-uusap tayo nung unang interview mo sa akin, na-inspire ako sa kwento mo, sa buhay mo. Ikaw pa kasi, OG, yung binigay sa akin ng Diyos para bumalik ako sa mundong ito. Isa ka sa magbigay sa akin na inspirasyon. Sumubok akong i-text ka. Sumagot ka at nakita tayo. Na gusto kong subukan to, bago to, kahit pa sabihin na dati na ako sa television, bagong mundong ito. At gusto kong matuto sa'yo. At yung pinagbigyan mo ako ng tulungan dito, napakalaking biyaya na sa akin. Kaya, thank you. Hindi mo nang tutulungan ng taong ayaw naman tulungan ng sarili. So, naramdaman ko naman sa'yo, una, talented ka. Pangalawa, gusto mong pasukin yung mundo eh. So, hindi ikaw yung tipong pinilit, ipinagtulakan para pasukin ang mundo namin. So, doon ko naramdaman, eh, kaya ni Sol, kaya mo. So, salamat. Oo. So, ngayong nandito ka na, ano yung mga excited mong gawin? Excited mong kausapin? Sino? At yung excited mong ikaw ay mag-immerse? Ikaw ay pupunta sa kanilang trabaho? Susubukin ang trabaho nila? Para maramdaman mo lang kung gano'ng kahirap yung kanilang nararanasan. So, ano yung mga klaseng taong gusto mo interviewin? Sino ang ilusyon or pangarap mong makausap? Alam mo, gusto kong mag-interview ng artista. Oo. Promise. Oo. Una, ano, medyo fangirl ako eh. Fangirl. Pangalawa, gusto ko lang mas makilala sila. Di pang usually pag-artista, isip ko, kumusta kaya yung buhay nun? Ano kayo kinakain nun sa umaga? Alam mo, may mga ganong curious ako. Kasi nung reporter ako, dami ko na na-interview iba't ibang klase ng tao. Kung issue-oriented. Issue-oriented. Kaya nung nakikinig ako sa'yo, nung humihingi ako ng advice, ganun pala mag-interview. So, excited ako mag-interview ng artista. Sino yung pangarap mo specifically? Pangarap ko, kasi Sharon yan ako eh. Oh, si Sharon. Sharon. Si Sharon talaga, bata pa lang ako, talagang idol ko na yan. Mm-hmm. Di ba halata sa buhok? Idol ko talaga si Sharon. Tapos, paborito ko ang kanta niya, maging sino ka man, lahat ng movies niya, ang pinanood ko. Gusto ko siyang makaharap. Gusto ko siyang ma-interview. Mm-mm, makakausap mo siya. Anyway, sa yung klase ng tao na gusto mong kapanayamin pero hindi naman showbiz, parang curious ka lang kung bakit. Ano kaya buhay nito? Katulad halimbawa ng nagtutulak ng kariton, pupuntahan mo ba kung saan siya nakatira, paano siya matulog, ilang beses siyang kumain isang araw. Meron ka bang mga ganyan? Sino yung mga gusto mong, yung mga tao na ganoon? Gusto kong ma-interview ang isang basurero. Kung paano ang buhay niya sa loob ng isang araw na doon siya sa taas ng truck, kinukuha yung mga kaning baboy, mga basura, hanggang tanghali nandun siya, paano siya kumakain doon sa ganong paligid? Pero baka may kwentong malalim pag-uwi niya sa bahay, kaya tinitiis niya lahat ng ito. Gusto ko yun. Gusto ko yung mga ganong kwento. Ba nga asahan nila sa'yo? Asahan nila yan. Dahil iba't ibang kwento ng buhay ng tao, mula sa pangarap ko mag-interview ng artista, hanggang sa kwento ng isang buhay. Alam mo, gusto ko malaman ng buhay ng mayaman. Yung sobrang yaman. Paano kaya ang gising nito sa umaga? Ano kaya ang umagahan ng mga ito? Ano kaya naglalaro sa isip niya? Ang dami kayang tumatawag. Tapos, ilang minutes kaya maligo to mga to? Alam mo yun, di ba? Gano'n kaya ang karaming lotion? Anyway, curious ako. Pero sa puso, gusto ko rin malaman yung puso nila, yung public service na ginagawa nila, tahimik lang karamihan yung iba. Ayaw nilang iingay pa yung tulong nila. Yun. So, ang dami kong gustong malamang kwento. Gusto kong pumasok sa kwento ng buhay na meron sila. So, you mean si Sol, pwede rin makalimutan niya na siya'y naging congresswoman at ikaw naman ay mag-i-immerse doon sa trabaho ng bet na bet ko yan. Yung makikitulog ka sa yes, sa barong-barong. Yes, nakitulog nga ako ng reporter ko sa sementeryo.
Tapos ang higaan ko, ang tawag doon, yung puntod. Gusto ko yung mga ganun eh. Kasi gusto ko malaman yung kwento ng buhay na nakatira pala sa sementeryo. Di ba kayo natatakot? Gusto ko yung mga ganyan. So yan yung aasahan nila sa iyo. Yes. Yan po. Hindi na po congresswoman talaga si Sol. Papasukin na niya yung mag-i-immerse na siya. Yes, bet ko yan. Excited na ako. Okay, so yun, ano pa aasahan nila sa iyong channel? Ako gusto ko rin itong channel na ito kahit paano makatulong. Mm-hmm. So hahanap ako ng paraan kung paano sa pamagitan nito marami tayong pwedeng matulungan at meron din sa pamagitan ng mga tutulong sa atin. Diba? Magiging mga partners. Sponsor, magiging partners natin. So excited akong gawin yung mga bagay nin. At gusto kong ma-discover yung mga bagay na hindi ko pa alam sa mundong ito na tuturo mo sa akin. Oo naman, tuturo ko sa iyo. Diba? Pag ikaw naman tinuruan ka nung araw ng tao, tapos natuto ka, dapat yung knowledge mo rin, tuturo mo rin sa iba. Totoo yan. Diba? Pasalin-salin. Huwag mo ipagdamot. Tama. Oo, tama. Diba? Mm-hmm. Oh, anyway, so si Sol ay pwedeng maging ano, de-glamorize ka. Yes. Hmm. Gusto kong, well, ang katotohanan naman, syempre, importante na yung normal, yung hindi na masyadong napapansin masyado ng mga tao, yung makakakilos ka ng normal, okay sa akin yun. Mm-hmm. Actually, kahit nung congressman naman ako, wala naman eh, kung ano lang ko, yun lang yun eh. So parang never naman pumasok sa isip ko, oy, congressman ako, walang ganun eh. I think yun yung maganda na nangyari sa buhay ko. Mm-hmm. Hindi ko nilagay sa ulo ko yung tagumpay, yung kapangyarihan, na natili ako dun sa simpleng buhay na meron ako. Mm-hmm. Kaya ngayon wala na akong titulo, malapit na. Mm-hmm. Wala na yung kapangyarihan. Halos walang nagbago sa buhay ko dahil yun din naman ang buhay ko nung congressman ako. Mm-hmm. Masarap lang yung feeling na ganun. Yung pagluha mo, Sol, parang ano eh, parang kung babasahin ko yung luha mo, parang ayaw mo pang umalis sa pagiging congresswoman. Tama ba ako? Tama, Oji. First time, aaminin ko na. Dahil tinago ko to, ako lang nakakaalam. Meron akong separation anxiety. Meron akong hirap na nararamdaman na lumayo sa isang bagay na nagkaroon ako ng matinding attachment. Mm-hmm. Yun yung struggle ko sa buhay. Simula nung high school, pag nalipat ako ng section, nababagabag ang damdamin ko. Para ang hirap. Maka ang hirap ko maka-move on, maka-cope up sa isang bagong mundo. Tinrabaho ko yan high school, college. Nagtrabaho ako sa ABS. Tas, nung umalis ako sa ABS, ang tagal din. Tapos eto na naman. Dumadaan na naman. Kaya marami akong luha. Dumadaan na naman ako sa separation anxiety. Pero pilit ko itong nilalabanan. Oh, so nagsisipangs. Sipangs lang meron ka. Wala ka naman ibang mental health issue na pinagdaraanan? Wala naman. Yun lang talaga yung mahirap para sa akin. So, ang ginagawa ko pag ganyan, OG, ngayon hindi ako nanonood ng balita. Hindi ako tumitingin sa Facebook. Kailangan ko munang lumayo sa mga bagay na nakasanayan ko. At a certain point, mararamdaman ko yun, dasal ako ng dasal. Kapag ready na ulit ako, tsaka ako na ulit titingnan yung dati. So, dahil yung mga tauhan mo, eh, hinanapan mo ng trabaho at medyo nakaluwag-luwag ito sa loob mo dahil may napaglagyan ka sa kanila. So, and I'm sure thankful ka sa kanila dahil tinan mo, hindi mo sila maiwan hanggang ending. Totoo yun, OG. Yung 9 years ng alagang Sol, yun yung tawag sa amin. Kasama ko yung mga staff ko doon na talagang naghirap, nagsakripisyo, ibinigay ang buhay at ang talento para tulungan yung mga kababayan namin. Mm-hmm. Pero alam mo, OG, nadagdagan yung pamilya namin eh. Kasi kami, lumaban akong governor ngayon, 40 lang yung tao namin para sa buong Laguna, pero kinaya. Pero nadagdagan kasi maraming mga supporters, maraming volunteers ang sumama sa amin. Gusto ko sanang kunin yung pagkakataong ito na pasalamatan sila. Sa lahat po ng mga supporters ko, sa lahat na nagtiwala, maraming salamat po. Hindi ko makakalimutan ang araw na tumaya kayo sa akin kahit alam niyong dihado ako.
Hindi ko makakalimutan ang araw na nagmahal kayo sa isang baguhang tumatakbong governor na si Sol Aragones. At kahit alam ko ang hirap na kayo sa laban natin, talagang kumapit kayo. At bagamat hindi po tayo pinalad, gusto ko malaman ninyong mapalad po ako na nakilala ko kayo at may nagmahal sa akin ng tunay na tulad ninyo. Sa aking mga supporters, maraming salamat. Huwag na po kayo malungkot. Huwag kayo mag-alala. Pabalikan ko po kayo. O paano ba yan? Si Sol Aragones, wala na muna po sa Kongreso, wala na muna sa distrito. At para hindi niyo ako ma-miss, at hindi ko rin naman kayo ma-miss, samahan niyo naman ako dito ha, sa ating kwentuhan at chikahan, dito sa Sol Aragones channel, dito sa YouTube. Kaya po, mag-subscribe na kayo, i-manifest nyo na rin, mag-subscribe na rin sila dito para bonggang-bongga na tayo sa bagong mundong tatahaki ni Sol Aragones. Thank you mga soulmate! See you again sa susunod na episode natin dito sa Sol Aragones channel. OG, thank you ah. Thank you dahil. Oo naman. Basta ikaw lang mentor ko. Ah. Yes. Oh, good luck sa'yo. Ah. Ano yung pangarap ko to? Yung Phoenix artista ang magmamanage. OG Diaz, ang bongga. kaya mo pa yan, so. Thank yung you. Yung pa rin yung timbre mo eh. Mm. Yung timbre ng boss mo at saka yung itsura mo pag nagbabalita. Kaya feeling ko, kaya mo pa rin bumali. Oh, yan. Salamat. Good luck and congratulations. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Welcome.